Sala na umang mga anak na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating Ipanghelyo ay pinahayag ni Jesus sa darating na pagkawasan ng templo ng Jerusalem. Nagpapahiwatig din ito ng iba pang katapusan at isang pagsisimula ang pagbabago ng kasalukuyang panahon na magaganap sa malalating pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalukuyang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Yeah.
maliw at walang maulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapabanal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw, nalilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutubok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na luluob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anuman, bagay, kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw mong trabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sapagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng panlitang hindi kayang tutulan
o pamulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipinagkanulong kayo sa ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ng isang iklan ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang pagdating ng katapusan ng daigdig. Ang pagdating ng ang ikalawang pagdating ng Mesiyas. Bahagi na tinutukoy sa ating pagpasa. Tayo ngayon ay nasa 33 linggo ng karaniwang panahon. Next Sunday ay Christ the King, ang katapusan ng liturhiya ng simbahan. Susunod, Advent na, Pasko na, panibagong liturhiya sa kalendaryo ng simbahan. So bahagi yun ang usahan ay tayo ay inahamon na paglilay-lilay ng mga bagay tungkol sa tinatawag po nating huling panahon. At may limang bagay po na iniiwanan sa atin na nawa po ay maging bahagi ng ating pagkilos bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung nais natin ng paglilay-lilayan para po sa linggo ito. Itong limang ito. Una, yung pagtugon natin sa tawag ng katotohanan. Kinakailangan nakalapat ang ating mga paa sa lupa. At isa na pinapaalala ni Jesus sa mga Hudyo, kasi ito yung panahon na pagtutusin po ay hanga-hanga sila sa templo ng Jerusalem. Sapagat hindi lamang sa paggawa ng ganda ng templo ng Jerusalem, kung ito ay napapalamutian ng mga hiyas, ng mga mamahaling bato. So, dahil sa nabanggit na kagandahan, gusto nila na yun ay manatili, magpakailanman. Pero yung sabi ni Jesus, magugunaw yan. Matitibag, mawawasak ang templong yan. At walang bato na nakapatong sa kanyang kapwa bato. Kaya po, para sa mga Hudyo, ang tingkapol yun. Kasi yun ang naging kalimutan, no? Na inilalapag tayo ni Jesus sa realidad ng daigdig na ito. Baka umisan na tayo ay nakasuspend sa kalawakan. Baka mamaya ang ating pagkaunawa ay isang pagkaunawa na akala natin na hindi nakalapat ng ating mga paa sa mga lupa. Ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagpapaanyaya sa atin ng realidad ng daigdig na ito. Lahat ay may katapusan. Ano mong ganda na mayroon sa daigdig na ito ay mayroong katapusan. Yan po lamang isa sa mga realidad. Pero ino ang huwag namin kalimutan. Sana po bahagi yun sapat minsan tayo ay namamayani sa isang kaisipan na akala natin ay masusungkit natin ang buwan. Minsan nagkakaroon tayo ng pagkaunawa na isang ilusyon sa buhay natin sa daigdig na ito.
po siguro maraming nalululun sa mga pinagpapawal na gamot, ano? Kasi yun ay an escape to reality. Ay wala tayong patutunguhan kapag ganun yung aking magiging pagkaunawa. Hindi, no? Makita natin ang realidad ng dating na ito. Pangalawa, bahagi po na kung saan ay pinaniyahan tayo ng pumi kapag natumugon sa kanyang panawagan ay ang panyayin na huwag kang maluloko. Hindi lamang po marami ang maluloko ngayon, ngunit marami po ang mga naluloko sa iba't ibang larangan ng buhay natin sa dating na ito. May naloko sa pangangalakal, niloko ng kanyang business partner, hindi kaya ay siya ay nadaya. Mayroong naloko sa pag-ibig. Mayroong naloko sa laro. Marami ngayon na nabudol-budol. Pero yung sa lahat, ang panyay ng buong may kapal, huwag nawa tayong maloko doon sa mga taong magnanais na ilayo tayo sa ating Diyos. Huwag nawa tayong maloko ng mga tao na kung susip po ay siyang mag-aalis sa atin, sa ating pananampalataya. At kung ano pa ba, may mga tao naloko lang sa trabaho, hindi na nagsisimpan, trabaho na lamang ng trabaho. Nakalimutan na ang Diyos. Yun ang higit na huwag natin kalimutan. Baka maloko tayo sa pag-aakala na yun ang katotohanan. Kaya bahagi yun na kung saan na kinakailangan natin ang isang matalino pagkilo sa daigdig na ito. Kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral ng ating pananampalataya. Hindi natin hinayaan na tayo ay maisahan ng mga taong nagnanais na ilayo tayo sa ating Diyos. Kaya kinakailangan natin sa mga nakalipas po na mga pagbasa itong dalawang linggo, lalong-lalo na po sa aklat ng karunungan, ay humahamon sa bawat isa sa atin na gamitin natin yung ating katalinuhan. Gano'ng karami, hindi lang sapagkat marami kang alam, ngunit gamitin mo yung katotohan, karunungan na yan, kaalaman na yan. Kasi pag hindi mo ginamit yan, ay walang kwenta yung karunungan na yan. Lalo-lalo na nanawa, makita natin sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. At magsumikap tayo sa pagkat ng mga pagkakataon na sabi nga natin, no? Yung tinatawag na yung sudden attacks, hindi mo inaakala, tinitira ka na, no? Ng pailalim. Unti-unti kang inilalayo sa Diyos. Pangatlo, kalmado. Sa mga ipinahayag po sa atin sa banal na kasulatan ay mga sakuna, mga lindol, malalakas na lindol, mga pag-aaklas, pag-alaban-laban ng mga bansa, mga digmaan na hinaharap ng tao. Pero nung sabi ni Jesus, ano, ay hindi lamang yan, ngunit yung pag-uusig na harapin. Pero paanyayin ang pagmigabayan na maging kalmado. Hindi lang mo siguro sa mga negatibong pangyayari sa daigdig na ito, ngunit ganun din sa mga pagkataon na tayo ay nagiging maligaya. Dapat hindi rin tayo over-excited.
Kinakailangan na maging kalmado tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Bakit po? Sapagkat sa oras na tayo ay hindi naging kalmado, kapag tayo naging hysterical, hindi tayo agad nakapag-iisip. Kapag tayo kaya po sa ating inyong maalala, yung mga sa risk reduction program na ipinapamanik ng gobyerno, ng mga NGO, alin, anong kalimitang paalala? Kinakailangan ay you have to compose yourself. Kasi baka mamaya mas malaki yung kapinsala na danasin mo gawa ng iyong pagiging taranta kaysa doon sa pagdating ng mga sakuna sa daigdig na ginagalawan natin. So napakahalaga po yung pagiging kalmado. Sapagkat yun yung panyaya na kung saan ay tayo ay tunay na ginagabayan ng ating pananampalataya. Isang pananampalataya ng nagtitiwala higit sa lahat. Saan? Sa Diyos na hindi nagpapabayo. Pangapat, buhay na saksi. Tayo'y mga buhay na saksi ng ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang amon alin, kung mayroong pagkakataon na ikaw ay maging saksi, no? Ay ipakita mo sa Ebanghelyo natin, ang sinabi rito ay kahit na sa panahon ng paglilitis sa gitna ng kamatayan. Pero hindi lang po sa gitna ng kamatayan, kasi kung saan ikaw ay pinag-uusig, kasi ito yung mga pagkakataon na pinamanik na kung tawagin po natin ay under duress. Pero hindi lamang po doon, kasi tayo naman ay hindi tayo persecuted dito sa Pilipinas. Pero saan? May pamanik po natin na kapag may mga pagkataon na pwede nating ipakita, sabi nga, lalong-lalo sa tatlong aspeto ng ating buhay. Ano ito? Sa mga gawain ng kabanalan, acts of piety. May pagkakataon na magdarasal, magdasal ka. Kasi bahagi mo yan, ano, na kung saan ay pinamamanik mo na ikaw ay nagiging buhay na saksi ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Yung acts of charity. Gawain ng awa. Meron tayong tinatawag na corporal and spiritual works of mercy. No? May mga pagkakataon na tayo makatutulong sa tao sa gitna ng ating ding pangangailangan. Kung may pagkakataon na tayo ay halimbawa po ay makapagbigay ng pagkain sa nagugutom, no? Pagpasalamat natin, no? Kasi bakit? Yun ay pagsasaksi, no? Isang buhay na saksi ng aking pananampalataya, no? Sangayon sa ating kakayanan. So yung bahagi po, at halimbawa rin na console the sorrowful. May mga taong nalulungkot, ay pwede natin silang damayan sa kanilang kalungkutan sa pamagitan po ng pakikisa natin sa kanilang katatayuan. Sapagkat ngayon po ay kumisa na ikawa ng marami nating ginagawa, kumisa na wala tayong panahon na sila'y samahan. Pero yun po, no? Kung meron tayong anumang 7 corporal works of mercy o 7 spiritual works of mercy, ipakita natin. Ano pa? Yung acts of penance. Para maibigay yung hinihingi ng katarungan. May pamanhin ko natin. Sabi ko nga, kung minsan, instead na tayo ay mainis sapagkat yung ating hinihintay ay hindi dumating. O hindi kaya yung ating kausap ay hindi kagad pumunta. Anong gawin natin? Kasi na tayo magalit. Anong gawin natin? Hindi. Tayo ay halimbawa po ay magwalis. Kasi na tayo ay magalit.
May nagawa na tayo, pero hindi sa lahat natin. Hindi pa nasira yung araw natin. At sabihin natin na ito, no? Itong ginagawa kong pagwawalis, ito ay pagbabayad puri ko sa mga pagkakasala na aking nagawa. Hindi kaya ay inialay ko ito, no? Sa mga taong hanggang ngayon na hindi nila malaman yung kanilang nais na gawin sa buhay sa daigdig na ito. So bahagi po na kung saan ay pwede natin may pamanik sa anumang uri ng pagkatawon na ipagkaloob sa atin. Ito pong tatlong ito. Acts of piety, acts of mercy, and acts of penance. Nalit, pwede natin maging buhay na saksi bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang po yung pag-iwas sa kasalanan. Kasi puminsan sinasabi natin, Padre, wala mo akong ginawang masama eh. Hindi. Hindi mo sapat na hindi tayo gumawa ng masama. Dapat to, hindi rin tayo ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. So ito po ang tatlong ito. Isa man o lahat ng tatlong ito. Apat. Panglima. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung pasensya. Pasensya. Padre, matagal na ako nagpapasensya. Magpasensya ka pa rin. Magpasensya ka pa rin. Matagal na ako, Padre, na darasal. Magpasensya ka pa rin. Matagal na ako natulog sa aking kapwa-tao. Yung aking kapitbahay, wala ka nang ginawa, kundi ay humingi ng tulong ako, palagi ko nang tinutulungan, hindi ko nagbabago. Magpasensya ka pa rin. Yung pong aking kapitbahay, hindi po marunong magbigay ng katarungan, hindi ko inaamin ng kasalanan, magpasensya ka pa rin. Yung term na ginamit po sa atin sa Ebanghelyo din, sa inyong pagtitiis, makakamit ninyo ang buhay na walang hanggang. Kasi po yung kabutihan na paanyaya ni Jesus, hindi lamang ang pangminsanan. It should be forever. At para kung maging forever yan, kinakailangan marunong kayong magpasensya. Kaya po kung minsan yung iba, walang forever eh. Bakit? Eh, hindi pa rin magpasensya. Tapos na. Hanggang dito lang ako. Hindi na ako kinakailangan niyo. Huwag nating kalimutan, lalo-lalo sa paanyayan ay pinapamanik ng buong megapal ngayong taon ng awa nalin, na ang Diyos natin ay walang sawal na handang magpasensya sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. At tayo rin po, bilang pagsunod, sa ating Ama, sabi nga ho, be merciful like the Father. Eren, ay sana po ay hindi tayo nauubusan ng pasensya. Ito mong limang ito, ang iniiwan ko para sa inyo, bilang bahagi po ng pagkilos natin, bilang pagtugon natin sa ating paninilay ngayong linggong ito. Tawag ng katotohanan, huwag kang paluloko, kalmado lang, maging buhay na saksi, at ang walang hanggang pagpapasensya. Thank you.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria